Grabe ka, Kuya Edison! Dinaig mo pang Murami! Good morning! Hay nako talaga naman. Pagka, ewan ko ba bakit, pagka sometimes when we touch na, nadjijingle talaga ako. Kasi kung ano-ano mga tumatako sa isip mo. Ating unang toucher ay si Kim ng Las Piñas, sabi ni Direk. Macho Bibo at Maki rin, ha? Ako si Kim, 26 years old, taga Las Piñas. Single mom ako, Maret pare. Baby pa yung anak ko. Turin. Ang pinagdadaanan ko, Maki Bibo, yung karelasyon ngayon ni mama ko. Maki Bibo, si mama ko, 61 na. Senior na po. At balo na rin. Wala na si papa, deads. Wala na si papa, deads na. Gamit mo ito direct, deads talaga. Wala na si papa, deads na. Mahigit 10 taon nang wala si papa dahil sa malubhang sakit. Akala ko hinding-hindi napapalitan ni mama si papa. Pero milagro sa lahat ng milagro. Jumawa si mama ng mas bata sa kanya. Wow! Siya si Kuya Edison. 18 years ang agwat nilang dalawa. Mare at pare, una, hate na hate ko si Kuya Edison dahil hindi naman talaga niya mahal si mama. Ang gusto lang niya sa mama ko ay hututan, pagkapirahan. Maki Bibo, eh habang tulog si mama kasi kinuha ko yung cellphone ni mama at nagdiskubre ako kung anong mga usapan nilang madalas ng jowa niyang si Kuya Edison. Doon ko nalaman, Mari at pare, na panay hingi ng pera ni Kuya Edison kay mama. Hala ka, oy! Nabasa ko lahat-lahat. Pati malalaswang chat nila. Hala, oy! May photos pa nga na pinapadala si mama na nakahubad siya. Agoy! Diyos ko, karimarimarim! Ganon din si Kuya Edison. Ay, Diyos ko. Nakita ko na rin ang butsukoy niya. Chinat ko si Kuya Edison sa sobrang inis. Tinalakan ko siya. Sabi ko layuan niya si mama. Ang sabi ni Kuya Edison, hihiwalayan ko si mama. Si mama, basta pumayag akong magkita kami at makipag-agoy-agoy ako sa kanya. Maki Bibo, dala ng sobrang pagmamahal ko kay mama at gusto kong mapabuti siya. Guess what? Ano? Pumayag na ako. Nakipag one night stand ako kay Kuya Galing. Edison. At nag-iba ang feelings ko kay Kuya Edison. Ayun. Imbis na mandiri ako. Eh, nang malaman ko ang kwento na may asawa na pala siya at may sakit ang asawa niya, kaya siya hingi ng hingi kay mama. Eh, gusto ni Kuya Edison, iwanan ko si mama, pero magkikita pali kaming dalawa. Ano daw? Magkikita pa rin kaming dalawa. Okay, okay. Talaga? Damayan nyo naman ako dahil ayun, mukhang magulo ang pinasok ko. Mm-hmm. Ito na po, si Kim ng Las Piñas. Damayan natin ang kapitbahay nating si Kim. Sa pelikulang, kineme si Kim. Agoy, agoy, Mr. DJ. Tama, tama. I-play mo yan kung dito makikeme ko. Magic touch. Ayan. Oh, Kim. Ayan. Dumating ka. Buti naman. O, tara, pasok, pasok. Eh, Kuya Edison. Andali lang. Oh. Gagawin ko to dahil gusto ko layuan mo na si Mama, ha? Pero ipangako mo. Wala makakaalam sa gagawin natin, ha? Oo naman. Ako pa ba? Kita mo namang ready na ako. Oh, ready ka na nga. Ayan na nga, oh. Nakabrip ka na lang, oh. Ang hilig mo talaga. Ready na, ready. Atak na agad, eh. Eh, pumayag ka naman, eh. O sige na, sige na. Eh, gusto kong makita ang kagandahan ng katawan ng anak ng girlfriend ko. Umugubad ka na, Kim. Una! Tatagalin pa ba natin to? Una, una! Akin yung tuwalya. Later. Ah! Grabe ka, Kuya Edison! Dinaig mo pang Murami! Dinaig mo pang maninisit sa dagat sa ginawa mo! Agoy! Ano? Nasarapan ka ba? Ay! Ewan ko sa'yo! Natanong lang kita, nasarapan ka ba? Ewan! Una! Una! Nasarapan ka ba? Una nga! Oh. Kim, dun pala sa gusto mo ng paliwanag, eh, hingi ako ng hingi ng pera sa mama mo, eh. Kasi may sakit yung asawa ko. Ano? Panggamot niya. Kaya sana, pasensya ka na, Kim, ha?
di ko naman gustong lokohin si mama mo eh. Ginagawa ko lang ang lahat. Huwag sanang makarating to sa mama mo ha. Ihiwalayan ko si mama mo pero habang nasa kama tayo kanina eh, ramdam kita, Kim. Anong ramdam? Ramdam kita. Ay! Kaya, sana magtuloy-tuloy to. Huh? Okay lang ba sa'yo? Kuya, huwag kang ganyan. Pag-isipan ko muna ko. Tama na! Ang dami naman masyadong putukan. Mamaya pa yan. Kaya nga, mamaya pa yan. Epo si Kim na nakeme. Kineme si Kim! Si Kuya Edison. Sa sobrang hate na hate mo yung juwa-juwaan ni mama mo, milagro sa lahat ng milagro. Jumowa pa si mama mo. Na senior na. Nakuha sa dasal. Sino ba? Kanino ba naman ata si mama mo? Agoy naman talaga, Kim. Kaya pala kineme si Kim. Talaga, totoo talaga, oo. Kineme talaga? Oh. Nagpakeme ka naman. Milagro sa lahat ng milagro, kineme si Kim. At nagpakeme. Siya rin ang may idea. Ano ba yung kwento? Nakakaloka naman. Kasi parang sabi niya, hinuhututan lang daw. Nabasa mo? Oo, hinuhututan lang daw yung nanay niya nung lalaki. Nabasa mo sa cellphone habang naghihilik si mama mo. Nagdiscovery ka. At doon mo na, kaya nasasabi mong, ayan, ang pakay sa'yo eh, inuogag lang ni Kuya Edison mo si mama mo. Oo, mo kasi pera lang ang gusto. Dahil nga, pala, ay, Diyos ko, may Lord. Asawa pala si Edison na nagpapagamot. Oo, kaya hingi ng hingi. Ng pera? Damayan natin si Kim dahil pumayag kang makipag-agoy-agoy sa kanya dahil gusto mong mapabuti si mama mo. Napabuti si mama mo. Ikaw na pasama. Very nice. Bakit nila mag-loan? Diba? Pwede naman mag-loan. Sa'yo pa talaga hingin. Damayan natin to. Isa-isa lang mga kapitbahay. Huwag tayo magigil. Fall in line lang mga kapitbahay. 0977-70915. Yan po ang ating text line. Damayan natin. Damayan si Maring Kim na nakineme. Grabe. Ni Edison. Pumayag ka talaga na... Oo, may mangyari sa inyo. As alang-alang na layuan si mama mo ni Kuya Edison mo talaga. Oo. Mm. Eh, hindi nga, mukhang hindi nalalayo si Kuya Edison mo eh. Mukhang andyan na yan forever. Mukhang andyan na kasi natikman mo ang brief ni Kuya Edison. Yun na sumambulat sa'yo yung brief. Teka lang po, ayan, isa-isa lang, mahinang kalaban sa 0977-70915. Meron bang may babuting maidudulot yung ginawa mo? Maring Kim, sa palagay mo ba? Sabi ni Wilma, wala. Wala. Walang maidudulot na maganda. Oh, di ba? Sinagot tayo agad. Ang ginawa mo yan, lalo mo lang ipinahamak ang sarili mo at lalo na sa nanay mo kasi ikaw ang masisira. Mm-hmm. Sabi ni Wilma ng Bacoor, Cavite. Marami naman sigurong paraan, Maring Kim, na ano, para mapatunayan na ni Kuya Edison na talagang hindi niya linoloko. Yung hindi ka na pumayag sa mga, mukhang iba din tong si Kuya Edison talaga. Mukhang... Hustler eh. Oh, mukhang matagal ding may pagnanasa na sa... Sorry ha, mukhang may matagal na rin pag siguro pagkaandyan sa bahay ninyo, sinisipat-sipat ka kaya... Siyempre, bagets ka eh. Oo, yung mga deal niya sa'yo eh, sige, lalayuan ko si mama mo, basta makipagkita ka sa akin. Meron talaga. Meron talagang something. Oo. May something na siya noon pa. At mag-happiness tayo. Yeah. Pumayag ka eh. Pumayag. Tapos nagustuhan mo. Bakit ba? Ganun ko kamahal si mama. Pero nagustuhan niya sa bandang huli. Sabi pag-iisipan daw. Bakit? Di maliwanag mo. Bakit? Yung kanina. Bakit nagustuhan ni Kim nang kineme siya? Daig pa ang muro amin. Namanong daw si Kuya Edison. Ayan na mo. Grabe daw kasi sumisid. Agay. Sisirin mo, mahal. Agay. Sisirin mo. Huwag ka, Kuya Pigay. Walang mabuting maidudulot yan sa'yo at lalo na sa relasyon ninyo ng nanay mo, Kim. Mm-hmm. Mag-ina, natuhog, nice, very nice. So... Mukhang ganun na nga nangyari, Mare. Sabi ni Nardong Putik ng Caloocan. Diyan ka lang sa putik. Huwag kang aapak sa lupa, Nardong Putik. Diyan ka lang sa putik.
Sinardong putik. Kim, mare, bakit ka naman nagpaagoy-agoy ka? Walang maidudulot talaga yan na maganda. Mm. O, sabi ng mga kapitbahay natin. Mabuti sana kung ano na lang, nakipagkita ka na lang na maayos, nakipag-usap ka. Hindi yung ganyan pa talaga. Ganun ka ba kadisperada na layuan lang ni Kuya Edison mo si... Yung pala eh, matindi Charot, pa... Charot, gusto mo rin yata eh. Oo. Parang nagsiselos yata si Mare. Matindi pala sa ano, daig pang ano niya, no? Matindi yan, parang Texas din pala si... Kuya Edison, no? Parang pagka... Talaga na... Nag-enjoy, imbis na mandiri ka, nag-enjoy ka tuloy ngayon. Siyempre, pare, parang... Nakuha mo yun na... Nakuha mo ba yung nakanap mo? Parang bihira eh. Bihira. May asawa, single mom ba si Kim? Single mom siya, diba? O bihira yata. Talaga ba? Wala yatang ayuda. Grabe kaya, naman. Nung nakati Kim, yun na. Nagustuhan. Nagustuhan mo. Mare, mali. Nabuksan ang lagusan, Mare. Oo, oh, imbis na tawag dito, magkaroon ng disconnection ba sa pagitan ng Kuya Edison at nanay mo, sa inyo naman nagkaroon ng connection? Mukhang hindi nagkaroon ng disconnection. Mukhang... mas lalong oo, mukhang dumikit. Dumikit pa talaga, oo. Oh. Nasumpungan talaga ng napakahabang happiness, Mare. Nung nakita niya si Butchukoy. Kasi naman yung brief pa lang eh. Sa brief pa lang talaga. Siyempre. Doon mo makikita na talagang... Sa brief pa lang, ngumingisi-ngisi na si Butchukoy. Umi-smile na si Butchukoy. Ano? Gusto mo ba makakita na umi-smile na Butchukoy ngayong umaga? Kitang-kita. Kitang-kita doon pa lang. So parang ganoon, parang imbis na ikaw ay mandiri at mairita sa mga pinaggagawa mo, mukhang nag-iba ang feelings mo, mukhang ay, teka lang, parang pwede. Oo. Pwede parang carry si Kuya. Pero ang goal mo talaga eh, ay hiwalayan, layuan ni Kuya Edison mo si mama mo. Lumayo sa inyo yung lalaking yan kasi nga panayhingi ng pera. Mm-hmm. So ikaw, tigilan mo Mari. Okay na yan na may nangyari sa inyo. Tama na. Ayun naman pala. Huwag mo nang sundan pa. Pinagtapat na sa iyo na, ayan, linuloko lang talaga si mama mo. May asawa pala yan eh. Oo, diba? Mari. Tapos ganyan pa yung ginawa mo. Pinagkatiwala mo pa yung katawan mo sa kanya. Oo. Kuha ko sa iyo Mari. Yung keme mo, pinakeme mo kay, ano, kay ay, Edison. Kuha ko sa iyo Kim. Sabihin mo sa nanay mo na niloloko siya. Ala. Ni Edison. Kasi, sabihin mo na may asawa. Kasi sa'yo lang pinagtapat na, may asawa na pala. Baka para hindi, tuluyang magalit ang nanay. Baka hindi alam ni mama mo, magkaroon kayo ng GC, kayong tatlo. Ikaw. Tara may GC. Oh, ikaw si mama mo si Edison. At ang pahala ng GC nyo ay, kineme si Kim. Ay,